nagsasayaw ang mga ilaw na green, pink at blue sa kalangitan sa Wisconsin sa Amerika. Yan ang makulay na Northern Lights o Aurora Borealis na namataan din sa Switzerland, Germany at United Kingdom. Maganda man sa paningin, posibleng epektro ito ng extreme solar flare na ibinuga ng araw. Una nang nagbabala ang National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika kaugnay sa level G4 na geomagnetic storm na tatama sa mundo. At kung ihahalin tulad raw ito sa bagyo, nasa severe category ito. Posible raw ito magdulot ng malawakang problema sa kuryente at orientation ng mga spacecraft sa kalawakan. Inasahang tatagal ang geomagnetic storm hanggang bukas, May 12. May pasyalan sa South Cotabato na perfect para sa mga gustong magpalamig at maging adventurous this summer. At sa Aurora naman, may picture-perfect view kaya dinarayo ng mga turista. Tara't maglibot sa pagtuto ni Raffy Tima. Takasan ng init at dumayo sa dulo ng Pinas. Sa Lake Cebu sa South Cotabato, may pasyalan para sa mga gustong magpalamig. Paniguradong mahuhulog ka sa ganda ng Seven Falls. Na mas pina-fresh ng mga puno sa paligid. Perfect for nature lovers na mahilig magpangisaw at sumisid. At kung adventure ang hanap, may water tubing activity. O ang nakalulunlang zipline na binansagang pinakamataas sa Southeast Asia. Tila heaven is a place on earth ang Lake Cebu na may picture-perfect na tanawin. At swak para sa pamilya at mga kaibigan. Mapipin mo talaga dito yung peace of mind na makakapag-relax ka talaga. Going north, patok sa mga turista ang Bislac River sa Vintar, Ilocos Norte. Pwede mag-bonding over picnic o kaya habang nagkakayak. Kung feeling adventurous, itry ang zipline o magbike habang nasa ere. Sa katabing bahay naman ng Bakara, may sariling pakulo sila sa Bislac River. Pwede magtampisaw sa crystal clear at malamig na tubig ng ilog. May pakubo rin doon para pagtambayan at i-enjoy ang summer breeze. If you're too far from the north, pwedeng umaura sa Dingalan Aurora. I-enjoy at libutin ang malaparaisong view ng bundok sa pamamagitan ng boat ride. May mga rock formation din at kuweba na nakaharap sa Pacific Ocean. O, saan tayo sa susunod na pasyal o kahit food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Raffy Tima nakatutok, 24 Oras! Nasa 40 Chinese vessel ang namataang umaaligid sa Escoda Shoal, ilang nautical miles malapit sa Palawan. Naniniwala ang Philippine Coast Guard. Posibleng paghahanda sa pagtatayo ng artificial island ang pagtatambak ng patay na coral sang China malapit doon. Nakatutok si Jonathan Andan. Sa video na ito ng Philippine Coast Guard, makikita ang ilang taong umaahon mula sa dagat. Ayon sa PCG, mga diver ito ng China na gumagawa ng marine assessment sa West Philippine Sea. Pero ang mas nakababahala rito, sabi ng Coast Guard, lumalapit sa Palawan ang mga researcher ng China. Nakuna ng 3 Chinese research vessels na ito sa Escoda Shoal o sa Bina Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It is very alarming because Escoda Shoal is just 75 nautical miles away from the coastline of Palawan. Ganyan na siyang kalapit ngayon. Sinisid din ng PCG ang Escoda Shoal at bumulaga sa kanila ang mga patay at durog na corals na itinambak sa mga sandbar dito na ayon sa PCG, indikasyon na may posibleng reclamation o pagtatayo ng artificial island na mas malapit na sa Palawan. Dahil dyan, ipinadala ng Coast Guard sa Escoda Shoal ang pinakamalaki nilang barko, ang BRP Teresa Magbanwa. 26 days na itong naroon simula April 15, pinakamatagal na deployment ng barko ng PCG sa West Philippine Sea. Layo nitong pigilan ng China na palawakin ang mga sandbar sa Escoda Shoal at maaktuhan silang nagtatambak ng mga patay na corals doon. Kung hindi natin imo-monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, malalaki na rin ang
mga isla na nandito na ginawa nila. Ang problema, sobrang dami na ng barko ng China sa Escoda Shoal. 34 na Chinese militia, 4 na Chinese Coast Guard at meron pang mga barko at helicopter ng Chinese Navy. Ang tanong ngayon, kaya ba itong itaboy ng ating Coast Guard? Kaya rin ba nilang hulihin ang mga nagre-research ng walang permit mula sa DFA? Technically, ang Philippine Coast Guard has the mandate to do that. Pero by the time we reach ang mga service boats ng mga marine scientists na to, magdideploy na rin ang China ng 5 rigidal inflatable boats para harangan ang Philippine Coast Guard. In violent response to counter them or to drive them away is not part of our strategy. Pero sa tingin ng Coast Guard, epektibo ang pagbabantay nila sa Escoda Shoal dahil hindi na raw nagtatambak ng patay na corals ang China sa mga sandbar doon. Sabi ng Coast Guard, magdadala rin sila ng mga marine scientists mula sa UP at BFAR para suriin ang mga sandbar sa Escoda Shoal. Hindi muna aalisin ng PCG sa Escoda Shoal ang pinakamalaki nilang barko. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok, 24 oras. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy, kaugnay ng mga sinabi ng Philippine Coast Guard. May fresh na fresh at talaga namang refreshing na summer drink na binabalik-balikan sa Jensen. At ang matinding init na dinaraing ng marami pwede rin puhunan sa negosyong daing. Ang mga diskarte para kita mo ang asenso, tinutugan ni Chris Duniga ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ang matinding init na idinaraing ng marami, biyaya para sa iba? Singtindi ng sikat ng araw ngayon ang daing business ni na Javel at Geraldine. Dahil po pag hindi po binilad po namin yan, masisira po yan. Tuyo-tuyo talaga po yung para hindi mo magkaamoy yung tuyo. Ang mga isdang pinatuyo, titimbangin, irerepak at ibebenta ng 50 to 100 pesos kada tumpok. Sa puhon ng 5,500 pesos, mahigit 7,000 pesos nakita ang balik. Tsagaan lang po talaga kasi dyan po kami kumukuha ng pangkabuhayan eh. Pampawi ng init ang negosyo ng college student na si Justin Kadar at partner niyang si Hannah. Sa palengke sa General Santos City, dinudumog ang kanilang ice cream. Pero ang pinakamabentang refreshment nila, dragon fruit juice. It's giving healthy at refreshing dahil homemade pa ito. Wala ni siya sagol nga magic sugar o food coloring. Pure good ta, nga makaayo good sa kalawasan. Di bababa sa 80 litro ng dragon fruit juice ang kanilang naibebenta. Makadugang siya sa mga expenses na sa balay, tapos sa pang-eskwela po niya, then sa among baby. May ibang tinatamad lumabas kapag matindi ang init. Kaya sa mga taong bahay, trending din ang pagagantsilyo o crochet. Libangan ito para sa marami. Pero sa ilang stay-at-home moms sa Pangasinan, instant kabuhayan ito. Mula sa hair accessories, keychains, stuffed toys at iba pa, kayang-kaya nilang gawin yan. At ang kita nila sa pagbebenta ng mga yan, 5,000 to 10,000 pesos kada buwan. At dahil chill lang ang crochet business, ang mamis na kinakarir ito, tila may work-life balance. Actually, very beneficial po siya sa amin bilang mga nanay. Especially ngayon na ang hirap kumita. Pero thankfully enough, meron kaming ganitong klaseng talent na nakakapag-provide at nakakapag-help sa mga husband namin. Para sa GMA Integrated News, Chris Uniga ng GMA Regional TV One North Central Luzon. Nakatutok, 24 oras. Mapapasabi ka ng feel old yet sa chikang ito. Tila ganyan kasi ang feeling ng marami ngayong nag-first communion na ang panganay ng Kapuso Royal couple na si Sia Dantes. All smiles sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa harap ng altar pati na sa labas ng simbahan for Sia's milestone. Mamaya na po ang inaabangang bagong season ng Running Man Philippines, ang pasiklaban sa Habulan at Kulitan bago ang pagsabak sa real challenges, alamin sa aking chika. The long wait is over. Tonight, mapapanood na ang second installment ng Running Man Philippines. Mag-ready na sa mga exciting at makapigil hiningang missions na pipiliting mapagtagumpayan ng ating mga runner. Mas palaban ang runners. At ang bagong runner na si Miguel Tan Felix, sasalang sa matinding mga pagsubok. Honestly, lahat ng expectations ko sa Running Man walang natupad.
Dahil ganun ka extreme, ganun ka unpredictable yung show. Kahit anong pwede, kahit anong pwedeng mangyari, mangyayari. Kaya yun yung dahilan kung bakit exciting yung Running Man. Bukas, mas magiging mahirap ang mga misyon. Diretso agad ang runners sa isang beach para harapin ang mga challenge na ibibigay sa kanila sa gitna ng winter. Bukod dyan, pahirap ng pahirap ang mga misyon. Kayanin kaya ito ng mga runners? Gusto ko na po mag-back out talaga. Nilalagay ko sa kokote ko paulit-ulit nung mag-start yung race na yun. Setup lang to, trabaho lang to. Pero hindi, parang kayo ko rin talaga ituloy eh. Pero yun lang talaga, sabi nga ni Boss G, sabi sa lyrics ng kanta namin, go run and go. May kambing na nag-parkour sa puno ng nyog pero hindi na nakababa. Kaya ang rescuers na pasabak sa pag-akyat ng puno. Narito ang aking papagood vibes. In its superhero era, ang kambing na yan sa Negros Oriental. But wait, bakit parang baliktad? Ang ating super kambing, tila nakikipagsagutan pa sa mga goat whisperer, goat rescuer, na porda sa klolo sa kanya. Umakyat kasi ang kambing sa puno ng nyog at hindi na makababa. Narinig daw ng may-ari na humihingi ito ng tulong habang nasa itaas ng puno. Kaya tumawag sila ng barangay na mabilis na pinuntahan ang stranded na kambing. Dahan-dahan nila itong inakyat at tinalian para maibaba mula sa puno. Kwento ng may-ari, sa mesa nagsimulang umakyat ang alagang kambing. Shook sila na pati puno ng nyog aakyatin ito. Baka raw on a mission ang kambing na maghanap ng sariwang damo. Ang bida nating goat, literal na G-O-A-T o greatest of all time sa kakaiba nitong trip. In the end, malaya na muli ang kambing at ready na siya to conquer the world. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Grabe. Marami pa siya mga punong aakyatin. Sa buhay. Oh, at kalmado siya naghihintay. Talented siya. Ang tanong, naka-insure ba yung kambing? Good question, Nelson. Naku, bantayan niyo po yan. Baka kung saan makarating. And that's why, Chika, this Saturday night, ako po si Nelson Canlas. Pia Ivan? Thank you, Nelson. At yun po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.